Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Siguro po, marahil ay inaabangan nyo na, mga kaldab, ang mga issue ngayong kumakalat sa social media. Ito, base lang po ito sa nakuha nating latest updates, mga kaldab. Ganun naman po tayo eh. Kumbaga, pagdating po sa mga update, 101%. Madali po natin ako. Sa aming source, dito sa Fast Talk with Boy. Marami po kasi nagsasabi na, kumbaga, yung mga balibalita na fake news, di po ba? Pero ito, kumpirmado na po natin, mga kalda. Base po ito sa, kumbaga, malapit sa pamilya Halusos, mga kalda. Na sinasabing nanalo na nga po raw. Real talk to, nanalo na nga po raw ang Eat Bulaga. At, kumbaga, wala daw pong babaguhin. Dahil nga po may mga issue na sinasabi nga po nila na ang Eat Bulaga mawawala, pupunta sa TV5. Wala po, wala na pong ganon na magaganap at mangyayari dahil nagwagi nga po ang Eat Bulaga. Kumbaga, hindi po pwedeng gawin yan, hindi po pwedeng gawin to, mga kaldab. Yan po ay base sa mga nakuha nating update. Nakuha po natin yung impormasyon na yan, mainit-init pa po, galing po sa isang website, mga kaaldab, na nanalo nga po sa laban ang Eat Bulaga at wala po daw babaguhin at magtutuloy-tuloy nga po raw ang Eat Bulaga sa GMA7. At sa mga issue nga po na kumbaga nalulugi o hindi na makapagbayad ng airtime, wala po yung katotohanan. Kumbaga sa 17 nga po ilalabas na, pero ang paglabas nga po eh base po sa anunsyo na magkumbaga Eat Bulaga pa rin GMA7. Yan po yung magandang update para po sa mga walang sawang sumusuporta sa Eat Bulaga, yung mga legit dabber cards. Kumpirmado na po yan na wala po daw aalisin at walang babaguhin. Kumbaga nanalo nga po sa laban ang Eat Bulaga. Kasi ito, base na rin po dun sa mga nakuha nating update, kung mawawala po kasi o kung aalis po yung Eat Bulaga, wala daw po kasing maiiwan. Parang nagkaroon nga po muna raw to ng mga, kumbaga masabi nating imbestiga kung kanino ka nga po ba sasama, kung may maiiwan nga po ba o wala. Eh base po sa nakuha nating impormasyon, kapag lumipat daw po ang Eat Bulaga, kasama daw po lahat ang buong cast, buong crew, pati cameraman, lahat po. Tanging ang maiiwan nga lang po daw sa Eat Bulaga o sa APT, yung mga Halusos, di po ba? Kasi sila po yung may-ari. Pero lahat daw po ay bubuhatin ng Eat Bulaga. Kaya minabuti na lang po daw ni Congressman Halusos na ipaubaya na sa Eat Bulaga. Kumbaga, Eat Bulaga pa rin po talaga yung masusunod. Dahil, kumbaga wala eh. Di po ba? Kung tatanggalin, kung aalis ang Eat Bulaga, kasama lahat eh. Hindi daw po pumayag si na Jose, Wally, at si Alan Kay. At yung mga ilang crew, at ilang cameraman ng Eat Bulaga. Wala daw pong pumayag. Kung sabi nga po daw nila, kung aalisin daw po sina Tito Sen, Henyo Master Joey De Leon, Bossing Big Soto, sasama daw po sila. Yun yung napagkasunduan. Kaya ang ginawa at minabuti na lang po ni Congressman Spotted. Oh, ni Congressman. Ano ba yan, Mr. Destiny? Ibig kong sabihin eh, sinabi ni Congressman Halusos na kumbaga wag na, paubaya na lang natin sa Eat Bulaga total. Malakas pa naman. At talagang gumagawa naman daw po siguro ng paraan ang Eat Bulaga para maiayos, tipo ba? Ngayong wala na si Maha at si Miles, kukuha, siguro mga kaldab may mga kondisyon yan. Sa bagay, malalaman naman po natin yan sa April 17. O bukas po, malalaman na natin kung ano yung anunsyo. Pero ngayon, pumutok na yung balita at talagang siguro hindi lang po ako yung nakakaalam din to. Marami na rin po. Baka may mag-react ha. Sabihin ako, fake news naman yan, Mr. Destiny. Wala kami nabalita ang ganyan. Wala kaming nabalita ang kumbaga may kumakalat na ganito, kumakalat na ganyan. Di po ba?
ang sa atin lang o ang sa akin lang, mga Kaldab, eh binibigyan ko na po kayo ng update. Alam ko naman po na may mga bagay-bagay na mahirap magkomento, mahirap magsalita, lalo na nga po pagdating sa social media. Sasabihan ka agad-agad, no, fake news yan. Ako, kaninong galing? Kay Mr. Destiny. Nakaw! Walang sinabing tama yan. Di po ba? Totoo naman po, eh, kapag ako, fake news. Kapag sila, eh, legit yan. Kumbaga, kaya nga sinabi natin kay Maha, ayaw pa po nilang maniwala nung pinakita na natin yung mga ebidensya at resibo, saka lang po sila nagre-react. Tapos, doon nga po sa naandito na si Congressman Spotted, kung hindi pa po pala ako naglabas ng post, hindi pala ako paniniwalaan. Eh, po ba? Kasi yung iba po, nag-react. Naku, andito na pala si Mr. Spotted sa Pilipinas. Sabi ng mga ibang army at main fanatics, sino ba may sabi? Eh, pinost ni Mr. Spot, ni Mr. Destiny. Naku, huwag kayong maniniwala niya. Fake news yan. Lahat ng sinasabi niya, fake news. Eh, buti na lang sinabi. Hindi, may ano eh, may post galing sa mga army. May post na sinabi ng isang army na naandun nga daw sa barangay nila si Mr. Espate. Doon lang po naniwala, di ba? Kaya minsan talaga mas maganda yung maglalabas ka ng ebidensya at resibo. Kasi kung wala po akong ebidensya at resibo na pinapakita, laging fake news yan eh. Pero pag sila, okay lang, di po ba? Yan hindi talaga maganda pagdating sa social media. Ito ha, ulitin ko lang po ha. Alam ko marami na po nakapanood din to. Marami na nakakakita. Malamang magre-react sila sa akin. Ako, late ka na naman, Mr. Destiny. Napanood na namin yan. Napakinggan na namin yan. Dapat kahapon mo pa in-update. Ganun naman po sila eh. Para po sa akin, kapag parang guilty, lagi silang mainit ang dugo pag nagbibigay tayo ng update. Hindi po ba? Kasi nababasag po natin sila. Kasi may mga bagay-bagay po na, kumbaga, alam nyo na, well, pasensya na po kayo kung napag-uusapan natin yan. At least sinasabi ko lang po sa inyo na matunog pa rin po tayo o matunog pa rin ang Aldab Nation pagdating sa mga main fanatics at army. Tayo pa rin po yung pinag-uusapan. Tayo pa rin po yung talakayan nila. Kaya, at least alam po ninyo. Baka kasi sinasabi nyo na ako, parang hindi na pinag-uusapan yung Aldab. Ha? Nagkakamali po kayo. Trending po tayo sa kanila. Konting galaw po ng Aldab Nation, updated yung mga army. Pinag-uusapan po yan. Kaya wag po kayong maniniwala na kumbaga wala ng Aldab, yung mga Delulo, ubus na, hindi po. Ginagawa lang po nila yan para mabawasan yung mga sumisimpatya at nagmamahal po kila Mengay. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga ka-Aldab, ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay syempre, dito lang po kayo tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share yung mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.